mapagde-decision na po ng doktor ko kung ooperahan ako, kung kailan gagawin yung operasyon. Okay, so magandang gabi po sa inyo, sa lahat po ng mga nanonood ngayon na hindi ko po follower or hindi po ninyo ako kilala. Ako po si Dr. Yumol. Ako po ay isang pribadong doktor sa bayan ng Lamitan. Ako po ay advocate ng anti-corruption sa bayan namin sa Basilan, sa Lamitan. Sorry ah, medyo nagiging emotional ako kasi the past few days had been too much to take, daming nangyari. Nalagay sa paligro yung buhay ko, muntik ako mapatay, tapos kahapon may nangyari na naman. Fortunately, hindi ko pa pwedeng sabihin sa ngayon dahil iniimbestigahan pa. Ako po ulit si Dr. Yumol. Kukwento ko po sa inyo kung ano po pinaglalaban ko. Ano po nalalaman ko, tsaka kung ano yung hawak kong ebidensya na pwede kong ibigay sa inyo. Okay. Sa mga nakakilala na sa akin, alam nyo naman na kung ano pinaglalaban ko, ang maayos sa serbisyo sa probinsya namin sa Lamitan. So, Lamitan po ay parte ng BARM. Kung saan ang pinamumunuan po kami ng Prime Minister, si Prime Minister Murad Ibrahim. Under pa naman po kami ng Pilipinas, pero yun nga po, meron kaming hiwalay na gobyerno, pero under pa rin naman siya sa national government. Okay, so taliwas sa sinasabi ng mga kampo ng kalaban ko, nila Furigay, na naglabas lang ako ng galit or sinisiraan ko lang sila dahil sa nagkaroon ng violation yung clinic ko, hindi po totoo yun. Kasi kung titingnan po ninyo ang Facebook account ko, tinutulig sa ako na sila panahon ng 2015 pa lang, before pa nangyari ang lahat ng kaguluhan sa buhay ko, bago pa kami nagkaso-kaso. Talagang kumukonta na ako sa kanila. Okay, so paano nag-umpisa ang lahat? Ako po ay pinanganak sa Lamitan. Diyan po ako pinanganak, diyan po ako lumaki. Yung pagnanais kong maging doktor at manilbihan sa kapwa ko ay nanggaling po sa pagmamahal ko sa bayan ko, sa Lamitan, kung saan po ako pinanganak. Ang aking ama, aking mga kapatid, dyan po kami lahat ng galing. Okay? So, yung pagnanais kong magsilbi sa kapwa ko, nagmula po yan sa bayan ng Lamitan. Okay? So, nag-aral po ako sa Maynila, mahigit 10 taon. Nagtrabaho ng mahigit 3 taon bilang isang doktor. Working student po ako bilang isang nurse. At tulungan ko po ang aking mga magulang na ako ay paaralin makatapos ng pag-aaral. Hindi po kami mayaman, wala pong politiko sa pamilya namin. To cut it short, dumating ako sa punto ng buhay ko na nakikipaglaban ako para sa katarungan, kontra sa korupsyon at droga sa bayan namin. So, magmula nung umupo si Pangulong Duterte, nabuhayan ako ng loob na lumaban at ipagtanggol ang karapatan ng mga kababayan ko, kasi dahil na rin sa pangako niya ng zero tolerance sa corruption at saka sa illegal na droga. So ako po, dumaan po ako sa lahat ng tamang proseso. Sumulat po ako sa presidente, sumulat po ako sa chief of police, sumulat po ako sa krami, nagpadala po ako ng sulat sa ombudsman, sumulat po ako sa DILG. Lahat po yan dinaanan ko. So, masakit po sa akin na sinasabi nila na lahat na lang
nasa Facebook, lahat ginagamit kong platform ang Facebook para maghayag ng hinanaing sa gobyerno na dapat daw idaan lahat sa idaan sa tamang proseso. Dinaan ko po lahat 'yan sa tamang proseso. Kaya lang po may mga tao po sa gobyerno na nagbibingi-bingihan, nagtatanga-tangahan, nagpapabayad at tila sinasadya na hindi umusad ang batas at hindi po marating o makamtan ng mga ordinaryong tao kagaya ko ang hustisya o ang pagsigaw namin laban sa korupsyon. Ano po ang sinasabi ko? Si Pangulong Duterte po mismo, inamin po niya na nahihirapan siyang sugpuin ang korupsyon at droga sa buong Pilipinas dahil mismong mga generals, mismong mga empleyado niya, mismong mga appointees niya ang merong mga ginagawang anomalya kung hindi man directly involved sa illegal na droga o korupsyon, kumbaga nagiging protector sila. So, ano pong bottom line nito? Kaya po ako nasa Facebook, kaya po ako nasa social media kasi nakita ko na po lahat eh. Nagawa ko na po ang lahat ng tamang proseso, nangalap po ako ng ebidensya, isinumiti ko po ito sa mga tamang tao na dapat na nag-ingat at nakipaglaban at inimbestigahan yung ebidensya na na binibigay ko sa kanila, pero hindi po nangyari. July 2019, last year, nag-submit po ako ng report. Sumulat po ako sa lahat ng ahensyang pwedeng sulatan. Kabilang na po dito ang Presidential Anti-Corruption Commission na ang mukha nitong Presidential Anti-Corruption ay si Greco Belica, si Commissioner Greco Belica. So July po, sumulat po ako sa kanila, 10 ng ibang mga ahensya na involved dahil buhay na buhay yung pagnanais kong lumaban at iparating sa national government ang kalunos-lunos na sitwasyon sa bayan ng Lamitan. So sumulat po ako noong July 2019 kay Commissioner Greco Belica sa PIDEA, sa PNP Drug Enforcement Group, at isa po sa mga issues na ni-raise ko sa sulat ko ay pinapaimbestigahan ko po ang involvement ng mag-asawang Furigay, Lamitan Mayor Rosita Furigay at Lamitan Vice Mayor Roderick Furigay. Mag-asawa po yan. So 18 years na po sila sa posisyon, nagpapalitan lang po sila. So sumulat po ako sa mga ahensya ng gobyernong yan at pinapaimbestigahan ko po ang kanilang possible na involvement sa droga dahil marami pong reports na pumapasok po sa akin at saka sa mga personal na kakilala ko na nagsasabi na kailangan nga daw pong patingnan at paimbestigahan yung mag-asawang mayor at vice mayor. So nag-submit ako ng sulat, meron po akong kopya na ni-receive po nilang lahat ito. Kaya lang po, nito pong June 2020, nakatanggap po ako ng liham galing po sa Philippine National Police. Papakita ko po sa inyo yung papel, tatakpan ko lang po yung mga pumirma. Okay? So, ayan po. Kita nyo yung selyo ng PNP. Ang babasahin ko po sa inyo, nakalagay po dito, Dear Dr. Chow Tiao Yumol, Dear Dr. Yumol, this pertains to the information you provided. This office, relative to the alleged involvement in illegal drug activities of a certain Mayor Rosita Furigay and Vice Mayor Roderick Furigay of Lamitan City, Basilan. Initial record check conducted by this group disclosed that Lamitan Vice Mayor Roderick Furigay has been listed in Basilan Province list of high-value individual suspected drug personalities categorized as level 3 and in Pro-Arm regional top 10 as top 10 high-value individuals for illegal drugs as financier and protector. Hindi po ito nanggaling sa akin. Ito po ay nanggaling sa pulis na sinasabi na si Vice Mayor Roderick Furigay ay nasa list ng high-value individuals sa buong Pilipinas, top 3. At saka sa Pro-Arm, top 10 po. Ibig sabihin po, sa buong Muslim region, si Vice Mayor Roderick Furigay ay nasa top 10 ng high-value individuals as illegal drug financier and protector. Hindi po nanggaling sa akin yan. Nanggaling po ito mismo sa pulis. May pirma po ng dalawang opisyal, isang general at isang chief intelligence.
tutuloy ko lang po ang nakalagay dito sa papel na ito. Discrete validation made by Special Operation Unit of this group revealed that the subject personalities are husband and wife holding the highest LGU positions in Lamitan City, Basilan. The Furigays has been serving in politics for almost 2 decades and both are at their last terms of their service. Vice Mayor Roderick Furigay has finished 3 consecutive terms as Mayor of Lamitan before he became the Vice Mayor. However, rest assured that the PNP is trying its best to effectively and efficiently implement the anti-drug strategies of the government. Hindi po nanggaling sa akin yan. Okay, uulitin ko po. Ito pong dokumento na to ay dry sealed, pirmado ng 2 opisyal ng pulisya, ng Philippine National Police na involved po sa or namamahalaga na, sa anti-drug campaign ng gobyerno natin. Ito po ay na-issue sa akin ang June 25, 2020. Okay, sa kaalaman po ng mga ordinaryong tao na hindi po masyadong aktibo sa ganitong laban sa korupsyon at droga, kapag ikaw po ay nakalista sa drug list na tawagin ng mga high-value individuals or financier, protector, or kung ano pa man, hinding-hindi ka na makakakuha ng clearance. Okay? So, maihihirapan kang kumuha ng clearance, maihihirapan or hindi ka makakakuha ng clearance dahil nagkaroon ka ng record na ikaw ay involved sa illegal drugs. Kaya po, nandito po ako ngayon para ipakita po isa pang dokumento. Okay? Yan. Okay? Ito po ang dokumento na to ay isinumite. Sinubmit po ito ni Mayor Furigay at ng kanyang asawa sa lahat ng ahensyang pinagsumbungan ko. Ang nakalagay po dito, Philippine National Police Drug Enforcement Group, Camp Crame, Quezon City, certification. To whom it may concern, this is to certify that the following personalities from the local government unit of Lamitan have no derogatory record in this office pertaining to the involvement in illegal drugs activities as of this date. The personalities are Vice Mayor Rosita Furigay and Vice Mayor Roderick Furigay. The certification is issued 20th of September 2019. So, nag-issue na sila ng ganitong certification, kinlear na sila ng police. Ang pumirma po nito ay si Criselle Cainong, Police Lieutenant Colonel, OIC IFLD PNP Drug Enforcement Group. Binigay po itong dokumento na to, pinirmahan po ni Colonel Police Lieutenant Colonel Criselle Cainong noong September 2019. So ang tanong ko po, alam po ba ng presidente ito na nakakakuha po ang mga taong merong record ng droga, merong record ng involvement sa droga, financier, protector na sa high value target? Alam po ba ng presidente na itong si Criselle Cainong ay nag-i-issue ng drug clearance? Ito na po bang mga tao ito ang tinutukoy ni Pangulong Duterte na nagiging dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang droga sa buong Pilipinas? Official po ito ng PNP. Bakit po kayo nag-i-issue ng drug clearance sa mga tao na involved sa droga? Paano ko po nasabing involved sa droga? Ito po mismo dokumento, nanggaling po ito mismo sa opisina ng pulis. Okay? Kayo mismo nagsasabi, nagko-contradict yung dokumento ninyo. Kayo mismo nagsasabi, this is recent at 2020. Kino-confirm dito. Kino-confirm sa dokumento na nakuha ko, June 2020, na si Vice Mayor Rosita Furigay, Vice Mayor Roderick Furigay, si Vice Mayor Roderick Furigay ay listed sa Basilan Province High Value Individual Suspected Drug Personalities categorized as Level 3. Tapos siya din po ay top 10 sa High Value Individuals for Illegal Drugs as Financier and Protector. And yet, bakit po nag-issue ang krame? Ito pong si Police Lieutenant Colonel Criselle Cainong, bakit po kayo nagbigay ng ganitong dokumento na lililinis po ninyo ang pangalan ng Vice Mayor at Mayor namin na hindi sila involved sa droga, when in fact, meron pala silang record ng involvement sa droga? Alam po ba ito ng presidente? Nagpapakamatay po kaming mga advocate.
kami pong mga pribadong tao na nakikisimpatya at nakikipaglaban pabor sa Pangulong Duterte at kanyang advokasya na maipaglaban ang laban kontra sa droga at korupsyon, niririsk po namin yung sarili namin. Noong isang araw lang po, ganito yung ginawa sa akin. Noong nakaraang buwan po, binaril po yung security ko. Buhay po namin nakasalalay dito. Binibigay po namin sa bayan, binibigay namin sa serbisyo namin kay Pangulong Duterte para malinisan po ang bayan natin. Tapos kayo po mismong mga nakaupo pala dyan sa gobyerno, kayo yung nagbibigay ng clearance sa kanila at nililinis nyo yung pangalan nila. So ano pong nangyayari dito? Ano po ibig sabihin nito? Ang nangyayari po, parang lahat pala ng mga drug lords, lahat pala ng mga tao na involved sa illegal na droga, pag pumunta po pala ito kay Criscel Cainong, bigla na lang mabibigyan ng clearance. At kami na mga nagpapakamatay at niririsk yung buhay namin, matatalo kami sa kaso kasi mapapatunayan nila na hindi sila involved sa droga dahil po dito sa mga taong ito na nagbibigay ng drug clearance. So nananawagan po ako sa mga government agencies, pakigawa po yung trabaho ninyo ng maayos kasi kami pong mga private na tao, mga advocate po laban sa corruption at droga, niririsk po namin yung sarili namin. Ngayon, ito pong mismong dokumento na to, itong dalawa pang dokumento, ito pong certification na involved po si Vice Mayor Roderick Furigay sa Basilan List of High Value Individuals. Ito po ay binigay ko na kay Greco Belgica, kay Presidential Anti-Corruption Commission, Commissioner Greco Belgica. Binigay ko na po sa inyo yung kopyang yan. Bakit hindi po ninyo inimbestigahan? Bakit hindi po ninyo sinampahan ng kaso ito pong si Criscel Cainong na nag-issue po ng drug clearance sa mga Furigays na involved naman pala sa droga, na meron pala silang listahan sa droga? So, Commissioner Belgica, pakisagot mo po ito. Bakit po yung dokumentong binigay ko sa inyo na nagpapatunay na ang mag-asawang Furigay, ang Vice Mayor Furigay ay nasa listahan ng drug list and yet nakakuha sila ng clearance? Commissioner Belgica, pakisagot po, bakit po ninyo hinayaan na walang mangyari dito? Bakit hindi po ninyo ito inimbestigahan? Bakit hindi po ninyo sinampahan ng kaso itong Police Lieutenant Colonel Criscel Cainong kung bakit siya nag-issue ng drug clearance sa mag-asawang Furigay ng Lamitan? Inaalay ko po ang buhay ko sa bayan, hindi po yan sikreto. Marami na pong nangyari sa akin. Tapos ngayon, kukwestiyonin po ninyo kung ano yung, kayong mga nasa gobyerno, kukwestiyonin ninyo kung ano yung motibo ko, bakit ako nagkakaganito, doktor naman ako, pwede naman akong manahimik na lang, magpayaman, pwede naman akong maging simple ang buhay, and yet ginagawa ko to. Kine-question ninyo ako. Huwag ninyong questionin yung motibo ng tao kasi hindi ninyo malalaman kung ano yung nasa puso namin, kung ano yung nasa puso ng mga advocate na kagaya ko. Dahil kami po, wala po kaming sahod na kagaya ninyo. Kayong mga commissioner, kayong mga general, kayong mga official ng gobyerno, wala ho kaming sahod kagaya ninyo, and yet we are doing this. Huwag nyo kaming questionin. Kung wala ho kayong tiwala sa amin dahil wala kaming sa posisyon sa gobyerno, huwag nyo tingnan yung nilalaman ng puso namin. Huwag nyo nang pakialaman yun dahil hindi nyo malalaman kung ano ang dinidikta ng puso namin. Tingnan ninyo yung ebidensyang hinahawakan namin. Tingnan ninyo yung ebidensyang sinusumiti namin sa inyo. Imbestigahan ninyo. Huwag ninyong pagtakpan. Huwag ninyo kami pagbibintangan na kami, dilawan kami, na keso nililihis namin ang issue ng NPA. Hindi po ganyan ang nangyayari. Nagkataon lang po, nalagay po sa alanganin ang buhay ko at marami pong naniniwala sa akin, 10 ng mga kababayan ko sa Lamitan, sa kung ano ang pinaglalaban ko. Kaya yun po ang gusto kong masagot po ng gobyerno. Gusto ko pong sagutin ni Commissioner Belgica, Greco Belgica, bakit po sinubmit ko po itong dokumento ng droga na nag-i-involve po sa mag-asawang Furigay as high value target individuals ng Basilan at saka ng Pro-Arm sa buong Pilipinas? Bakit po hindi po ninyo kinwestiyon yung clearance po na nakuha nila? Nakakuha po sila ng drug clearance, nakakapagtaka. Bakit wala po kayong ginawa para masampahan ng kaso itong si Criscel Cainong? Hindi ba this is form of corruption? Di ba yun ang mandate po ninyo?
Ang lakas mo kasing magpaano, ang lakas mong magpabango ng pangalan mo sa publiko, sa social media, na kesyo lumalaban ka sa droga, lumalaban ka sa korupsyon, at kakampi ka ni Pangulong Duterte, kakampi ka ni Senator Bongo. Eh, eto na nga po yung dokumento, sinabmit ko na sa'yo. Naalala mo, ilang beses tayo nag-meeting. Sabi mo sa akin, mag-submit ka ng dokumento, mag-submit ka ng dokumento. Magsampa ka ng kaso, doktor, mag-submit ka ng dokumento. Hindi tayo pwede sa hearsay, hindi tayo pwede sa hearsay. Eto na nga po yung dokumento, sinabmit ko na sa iyo, bakit wala kang ginawa? Bakit itong mga tao na to hindi nasasampahan ng kaso hanggang ngayon? Nasa loob ng krami, sir, nagbibigay ng drug clearance sa mga taong may involvement at may record sa droga. Bakit ganun? Bakit hindi mo inimbestigahan? Anong meron? Meron ba kayong napag-usapan noon nung pinatawag mo sila? Na 5 oras kayo nag-usap? Meron ba kayong agreement? Meron ba kayong napag-usapan na hindi namin alam? Dahil nasa kabilang kwarto kayo? Pangulong Duterte, ako po si Dr. Yumol. Ako po ay isang Pilipino at ako po ay nananawagan sa inyo na imbestigahan po ninyo itong kaso na to. Dahil lang gagaling po mismo sa loob ng krami ang drug clearance na nagagamit ng mga politiko para pagtakpan ng pangalan nila laban sa involvement sila sa mga droga. Nawa-whitewash po yung drug list na hawak ninyo ng mga taong nasa loob ng krami. Gusto ko lang pong malaman ninyo na itong dokumentong hawak ko, uulitin ko, ay binigay ko na kay Commissioner Belhica. Pero hindi po ito na imbestigahan, hindi po nasampahan ng kaso ang taong nag-issue ng drug clearance na ito. Yun lang po gusto kong sabihin. Maraming salamat po sa mga naniniwala sa akin. Sa dami ng nasabi ko ngayon, na mamanhid po yung mukha ko, sakit ng mukha ko kasi... basag po yung buto, lahat yan sa loob. Ooperahan po ako in the coming 2 weeks. Sa ngayon po, hindi ko pa po alam saan ko hahanapin yung pera. Dahil habang nandito po ako sa Maynila, hindi po ako makapagtrabaho. Wala po akong hanap buhay. Pero naniniwala po ako that God will provide. Hindi po ako leftist, hindi po ako rebelde, hindi po ako kontra gobyerno. Ako po ay pabor sa gobyerno. Ako po ay pribadong citizen. Ako po ay isang doktor. At ako po ay isang Pilipino na lumalaban para sa bayan ko. Maraming salamat po.